for a chance to win it all. It's a whole new game. Watch the NBA playoffs live. It's the NBA playoffs. And this year, everything has changed. As the whole world cheers from home, anything can happen. Get ready for the NBA's best. Competing like we've never seen before. For a chance to win it all. It's a whole new game. Watch the NBA playoffs live. Playing in the PBA is every player's dream, and for this rookie forward, he is now a mark to pursue that dream pending the resumption of the PBA's shortened season. This 6'3 forward is ready to provide toughness,
for the NLEX Road Warriors, and he will be considered as the future roadblocks of the squad up front in the years to come. A former MPBL All-Star who played for the Cebu Sharks, he is now ready to embark on a bigger journey. Ladies and gentlemen, let's all welcome Will McAloney. Hi, Will. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Good evening din po sa lahat ng mga nanonood po sa live nyo. Kumusta ka naman? How is the workout going on? Kasi personal workout lang ang ginagawa natin so far, di ba? Okay naman po. Medyo kailangan talaga maghabol ng Yung kailangan everyday talaga na i-work out namin yung kung ano yung dapat namin in shape namin yung katawan namin para pagdating sa laro, hindi malayo yung habulin namin. Right, right. Oo. Well, a lot of fans had seen you play sa MPBL and the PBA D-League as well. These past few years, but can you share to us the early beginnings of your basketball journey? Kasi wala kami masyadong background sa'yo nakita ka na lang namin talaga na nag-pop up sa MPBL and sa PBA D-League. Okay po. Yung sa akin naman is, nag-start ako, larong kalye lang ako . Okay. Yung lupa, yung court namin dun sa Cebu, kaya... Okay. Opo. Kaya sanay kami sa mga bara-bara na laro, mga ganyan. Tapos, after ko nag-high school kasi hindi ako masyado naglalaro ng basketball kasi nga, siyempre, wala na rin akong papa . Na ako inaasahan. Yun nga, after ko nang nagtrabaho ako ng construction worker. Tapos, may nag-offer sa akin yung kaibigan ko . Si Jeros Siniza, nag-offer siya sa akin kung gusto ko ba daw pumunta na Manila. Hmm. Tapos, yun, sabi ko, makipagsapalaran na lang tayo kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya, pumunta ako Manila, 2011 ata yun, ganun. Tapos, $500 lang yung baon ko papuntang Manila . Sumakay ka ng barko? Barko lang. Hindi, may plane ticket naman ako noon. Pero yung uh-oh. 500, pocket money na ko na lang yun. Money. Sabi ko, first time ko pumunta ng Manila, wala talagang alam . Tapos, uh-huh. Tapos yun, naglaro ako sa Emilio Aguinaldo College, Cavite. Okay. Sa NCRAA at saka sa UCAA kami naglaro. Okay. Tapos after ko doon, nag-graduate ako ng HRM, umuwi ako ng Cebu. Okay. Naglaro ako sa CSAFI sa University of San Carlos. Nag-champion kami noong 2015. Tapos yun, doon ako na medyo nakilala, ganyan. Nagligang labas na lang after ng CSAFI kasi... Yun kasi mahirap doon . After ng CSAFI kasi wala na ibang hindi kagaya sa Manila . No, hindi kagaya sa Manila. So, after noon, nagligang labas na lang ako. Nagkapamilya ako. Then, nagtrabaho ako sa Fiber Home, PLDT. Tapos, yun nga, nakakatawa nga yung sa start ko sa MPBL. Kasi yun yung tryout niyan is yung best friend ko, si Ian Ortega. Ako, hindi na ako nag-tryout kasi nun, sir. Kasi, yun nga, parang iniisip ko, may anak na ako, parang okay na ako sa ligang labas, parang ganyan. Okay. Tapos, yun nga, yung nag-tryout siya, kinumusta ko, anong balita sa tryout niya? Sabi niya, hinahanap ko doon, ganyan, para daw gusto daw ako pa-tryout. Sabi ko, parang nakakahiya naman kasi, syempre, yung MPBL yan yung parang malaking liga yan . Tapos yun, nung kinabukasan, pumunta ako sa tryout, kinuha naman nila ako. Sobrang grateful ako sa kanila kasi kinuha nila ako. Parang yun doon nag-start yung career ko sa MPBL. Mm-hmm. Parang dati contented ka na ayaw mo na magkaroon ng basketball career. Ang gusto mo na lang parang maglalaro ka ng ligang labas, parang pagkakitaan mo na lang, ganun, di ba? Parang ganun po kasi syempre yung may pamilya na din ako at sa ligang labas kasi madali lang yung pera . Maglaro ka lang . May pera kasi pag uwi mo . Tapos yun nga, buti nga nabigyan rin ako ng chance na makapaglaro sa Cebu City Sharks. I represent yung Cebu City at saka nag-thankful din ako sa mga coaches kasi binigyan din nila ako ng kumpiyansa.
na magpaglaro ng maayos. Okay. I'm sure, no, growing up, you had big influences in basketball, no? Either galing sa family mo, sa friends, or ibang mga players na nakilala mo para mga ina-aspire mo mga players, probably sa PBA at saka sa NBA, no? Pero sino yung mga naging malaking influensya mo sa pag-pursue ng basketball career? Sa totoo lang po, since before, hindi ako masyadong nanonood ng PBA. Kaya nga yung ibang player, hindi ko kilala eh. Yung mga PBA at saka sa NBA. Kasi hindi ako namulat sa ganyan eh, na maglaro ng basketball. Hindi, kasi dahil nga sa hirap po ng buhay namin, wala na rin akong papa, hindi ko siya nabutan. So, kailangan kong kumayod. Kaya sa totoo, hindi ko masyadong alam yung mga player dati. And then, yung mga tito ko lang talaga nag-inspire sa akin maglaro ng basketball. Pinupursue nila ako maglaro kasi matangkad nga ako. Tapos yun nga, nakikita ko sa kanila, pati yung family ko, nakikita nila ako na parang nakikita ko sila na proud sila sa akin. Sobrang saya ko, parang ganun. Kasi ano, dati kasi nanghihingi lang ako ng jersey sa mga player eh. Okay. So, pag may liga doon sa amin, nanghihingi lang ako ng jersey. Pahingi naman ng jersey, ganyan. Kahit masali ka lang sa liga, hindi ka lang mapaglaro, may jersey ka lang, okay na eh. kahit yung mga hinihingi jersey, yung mga hindi masyado kilalang player. Ha? Opo, hindi. Yung ano lang, parang legal lang din sa barangay din sa amin. Sikat lang doon sa inyo. Opo, yung parang ganun po. Okay. Batiin ko lang itong mga nanunood sa atin yan, no? Miss Vicky Milan of SK Islas Piñas. Hello. JR Cal Ramirez. Don Pile. Ay, Kuya Eric, maraming salamat sa panonood, no? Ian Clarito, Ariel, Ian Clarito, thank you. Mr. Jeff Remulla of STI Las Pinas, salamat din, no? Miss Jacqueline Palmero, solid pure foods yan, maraming salamat, ha? M. Gonzalez Lazaro, hi to you. Joshua Eugenio Lopez, formerly from TV5, hello. Oh, Mr. Joseldo C., magandang gabi sa'yo, Mr. C. Thank you for watching, ha? Jim Prado, Batch 91, thank you. Rolando Mangaas is also watching. Joy Pascual and Migs Pascual. Hi, Migs. Thank you for the last time na you guested here. Christopher Kongson is also watching. Julian Kagawan, thank you for watching. Maribik Rutor, Bernadette De La Rama, my batchmate, thank you for watching. Boy Garcia from Barangay Pantok, thank you. Cham Perez Loreto is also here. Thank you. Anton Viloria from Cebu. Thank you. Arnold Edradan of Kagitingan Printing Press. Thank you. And Dennis Albinto as well. Thank you. Gil Oro is also watching. Thank you. Okay. Okay, balikan natin, no? Of course, yung development mo sa game, no? May mga tao na naging malaking parte niyan sa buhay mo, 'di ba? Kasi sabi mo nga, hindi ka masyadong naglalaro ng basketball noon, 'di ba? Dahil opo. Ang ano mo, pumasok ka na kagad sa construction eh, 'di ba? Na sabi mo eh. Pero malaki na itulong sa inyo, 'di ba? Somehow yung construction, lakas ng katawan, 'di ba? Sobra po. Sobra. Okay. Pero sabi mo nga, parang late bloomer ka sa paglalaro, no? Sino yung mga coaches at saka players na tumulong para ma-improve pa yung game mo? Yung sa high school coach ko, si Sir Ibernas eh. Yun yung isa sa mga coach na parang naging ano siya eh, naging parang life coach ko siya eh. Yung parang pag umuwi ako sa Cebu kasi naipagkita ko sa kanya, parang kinakwento ko kung ano yung nangyari sa buhay ko, tapos ina-advise niya ako. Ganito yung gawin mo, so, ganyan. Hindi lang basketball. Oh, yung parang life coach po. Tapos okay. yung mga naging coach ko din sa University of San Carlos, sila Coach Britt Roma, sila Coach Junty Valenzuela, sila yung parang ano, sila Coach Julian Macoy, parang sila yung parang nagiging tatay ko. Oh, tapos pag may mga ano ko problema, humingi ako ng advice, anong gagawin ko, ganyan. Okay. Right. Okay, somehow the defining moment for you was playing in the MPBL for the Cebu Sharks, no? Doon ka talaga nakilala eh, no? Pero sa Cebu ba, ano ka? Homegrown ka ba? Kasi parang ang category mo, Phil Foren eh. Di ba sinukat ka pa noon eh?
Kaya nga po eh, yun nga po yung tinanong ko po eh, nung first ko sa PBL, sinukat pa ako. Sabi ko, ba't naman ako sukatin eh, wala nga akong Philippine passport eh. So literally, homegrown ako. Eh, ayaw kasi nilang maniwala. Sabi ko kasi, doon ako pinanganak eh. Dapat binisaya mo. Nagbisaya po ako. Kausap ko nga po si Commissioner niya. Oo. Oh, nagbisaya ako. Okay. Okay. But tell me, how did the MPBL still help you as a player? Malaki ba na itulong niya sa'yo na... Kasi sa MPBL, ang daming beses ka naglalaro eh, di ba? Halos buong taong ka naglalaro rin eh, di ba? Paano siya nakatulong sa'yo? Sobrang ano po yun eh, especially po sa needs ng family ko. Sobrang laking tulong po ng MPBL sa akin. At saka, masasabi ko naman, kung walang MPBL, wala ako sa PBA ngayon kasi hindi rin naman ako makikilala kundi dahil sa MPBL po eh. Kaya laking tulong po yung ginawa ni Senator Manny Pacquiao na marami pong player yung nabibigyan ng chance na magpakita po kung anong kayang ipakita. Especially kagaya namin na hindi po nakapaglaro sa UAAP sa mga malalaking school po eh. Di ba? Marami po eh. So, yun sa akin naman, yung naglaro ko sa MPBL naman, is yun lang. Gusto ko lang kasi, nag-start kasi yun, yung natanggal yung ano namin eh, sila Kuya John Dan at saka si Kuya Eric eh. Mm-hmm. Yung natanggal sila. So, sila din, laking factor nila sa akin kasi every practice namin, tinuturuan nila ako ano yung gagawin ko, ganito, paano ako mag-improve. Tapos yun yung ina-apply ko sila, Kuya Patrick, Kabahog, sila tinuturuan nila ako. Parang parehas mo nga ng laro yan si John Dan eh. Ilalim din, tapos palaki katawan, di ba? Parang ikaw din eh. Yun nga po. Tapos yung natanggal nga sila, parang malaking kakulangan po sa amin noon eh kasi syempre big man sila at saka veterans eh, kailangan talaga sa team namin. Tapos yun, iniisip ko na lang kasi lagi ko kasi iniisip na everything happens for a reason kasi parang ibibigay sa iyo ni God yung opportunity. Kaya sabi ko kasi kung ito yung opportunity na binigay mo sa akin, kinausap ko yung sarili ko. Gusto ko na magpakita, gusto ko may maitulong sa team, hindi lang yung kulang, sahod, yung parang ganyan po. Oo. Yun, nagpursigin naman ako. Sige po. Nakita natin, no, yung mga fans sa Cebu, yung mga sa MPBL in particular, no? Pero, nakita mo rin naman yung kung paano passionate yung mga fans sa Cebu, di ba? And yung one of the stars ng Cebu Sharks last season, eh, paano ka nag-enjoy doon sa reception na ibinibigay sa inyo ng fans doon sa liga? Lalo na kapag yung mga taga-Cebu na naglalaro kayo ng home game. Oo, napakasarap po sa feeling eh. Alam mo yun, sobrang sarap ng feeling pag naglaro ka sa harap ng crowd mo eh. Hmm. Yung alam mo na lahat ng halos lahat ng nanonood eh kampi sa inyo eh. Tapos, parang nabuboost kami eh, as a player kasi nabuboost kami lalo na pag home crowd mo yun eh. Mas malaking factor kasi yun, di ba? Pag naglaro ka ng home crowd nyo eh. Oo. So, yun. Parang hindi kami napapagod nun eh. Lalo na pag sa Cebu, gaganapin yung laro eh. Kasi manonood yung family mo, yung friends mo, mga ganun. May nakita ka na bang kasing as passionate ng mga Cebu fans, di ba? Parang pag naglalaro kayo doon, bihira yung hindi puno eh, di ba? Oo nga po eh. Tsaka grabe kasi yung support nila sa basketball po eh. Okay. I'm sure na pamahal na sa'yo yung team mo sa Cebu, no? Pati na rin yung MPBL. No? Opo. But you're now about to pursue your dreams of playing in the PBA. Hindi mo man yan pinlano. Pero eventually, andito ka na eh. PBA, ito Opo. Yung pinakamalaking liga dito sa Pilipinas, no? And you need to hold your excitement. I'm sure excited ka, pero dahil nagkaroon ng pandemic, yung excitement ba na yan, nandiyan pa rin? O lalo kang mas ginanahan? Mas lalo kong naging ano eh, parang, alam mo yung parang uhaw na uhaw. Yung parang, syempre, okay. Before nung lockdown kasi, game na namin yun eh, kalaban namin Northport Attack, tapos na stop pa. So, parang, nasa condition na kami nun eh. Sabi ko, gusto ko na maglaro eh, pero wala tayong magagawa. So, yun, palagi naman sinasabi sa amin ni coaching.
niya, dapat stay in shape lagi, disiplina lang sa sarili. Kasi mahirap, malayo yung habulin pagdating ng ano eh. Pwede na maglaro. Alam mo yung dito sa MPBL, laro mo, naglalaro ka ng malaki. Diba? Opo. Malaki ka dun eh, sa MPBL. Pero pagdating dito sa PBA, eventually, ang mangyayari sa'yo, maliit ka dito, most likely, baka maglaro ka nga 4 or 3 eh. Diba? 3 ka lang siguro eh. Dahil, syempre, may mas mga malalaki sa'yo sa, ano, sa power forward position, no? What were the adjustments you made in your game while preparing for the coming shortened season? Maiksi na lang ang tournament natin, isang season na lang, no? Pero habang nagpe-prepare ka, paano ka nag-adjust? Kasi sanay kang maglaro sa ilalim, sa MPBL. No. Nung unang practice ko po sa NLEX, eh, parang ano ko eh, na, parang nanibago ako na parang na starstruck. Kasi dati kasi, eh, kilala ko lang sila, napapanood ko. Kasi ako kasi, nanghihingi lang kami ng ticket, eh, manood ng PBA nung nandito kami sa, ano, kami, humingi kami kay Junmar, eh. Humingi kami ng ticket kay Pugoy, o, tapos yun nga, parang nung first practice ko sa NLEX, parang sabi ko, ang lalaki. Kasi, binantayan ko, Kuya Asi, Kuya JR, o, puro ano eh, si Raul, si Mike. So, sabi ko, kailangan ko mag-adjust. Hindi lang yung hindi kagaya ng laro ko sa MPBL na puro ilalim lang, poste. Tapos yun, palagi naman ako ginagabayan, tinuturuan naman nila ako lagi, sila Kuya Asi, Kuya JR, na dapat i-develop ko daw yung shooting ko, yung bilis ko, kasi hindi daw pwede yung height ko sa ilalim kasi malalaki na daw yung player sa PBA. So, yun naman lagi kong ginagawa. Nag-skills ako at saka tumatakbo ko lagi. Para kahit maliit ako sa PBA, kaya ko naman, alam ko naman sa sarili ko, kaya kong lumaban eh. Mm-hmm. Oh, Will, manager mo ba ito? Si Boss Danny Espiritu? Siya ba manager hindi mo? Si Tito Ed po. Tito Ed! Hello! Tito Ed! Hi! Andito yung player mo ngayon, Tito Ed, si Will McAloney. Ah, so hindi ka rin namin nakakalimutan, Tito Ed. But gusto ko rin batiin ito, si Boss Danny Espiritu. Boss Danny, hi, good evening. My former classmate, Alma Esquieto, is watching. Buboy Rondes, thank you for watching. And of course, the Trigger Man, Alan Taidik, is also here. Thank you, the Trigger Man. Ito rin, no? Jane Rivera, is our follower, is also watching. And as well, yung teammate mo, Rati Octubre, is also watching here. Hey, Don. Rati, hello, kumusta? Ray Anthony Suerte is also watching. Lucita Casicas is also watching. My batchmate, hello. Lorify Paredes is also watching. Thank you. Thank you, everybody, for watching. Okay. Will, naglaro ka sa MPBL, no? Almost 2 years din yan, di ba? And nakita mo kung paano lumaki yung MPBL, di ba? Bigla eh. Biglang dami ng team eh, di ba? Pero sa kabila ng paglaki niya, nagkaroon din yung mga controversies eh. May mga napabalita pa na game fixing, di ba? Ganyan, something like that, no? Ikaw ba sa player, na ano ka rin, yung bang, ano tawag, na-disappoint ka nung nabalitaan mo yan na may mga ganyang pangyayari? Na-disappoint medyo po kasi yung paglalaro ng paglalaro mo sa MPBL parang hindi na kasi patas eh. Kasi yung iba kasi naglalaro lang dahil sa ganyan, pero beside kasi yung reason nung nalaman namin yung iba eh, is yung iba pala walang sahod, di sinasahuran, so gumagawa ng ganyan. Parang ganyan. Eh, syempre, yung mga player na yun, may mga pamilya din po yun na kailangan buhayin. So, parang discarte na lang siguro nila yun na ganun yung ginawa nila para may maipakain din sa mga pamilya din nila. Okay. No, syempre, tapos na yung kontrobersya na yan, di ba? And I'm sure you're glad na mag-move on ka na sa next chapter ng paglalaro mo. And that is playing professional basketball.
Ikaw ba, do you look forward to embarking on a new career? Dati ayaw mo ng career na basketball. Ngayon, eto na yung career mo sa basketball. Opo. Yun nga lagi kong ano eh, lagi kong iniisip eh na dati kasi halos lahat ng player kasi lalo na sa mga probinsya pinangarap talaga umabot sa PBA. So sa akin iniisip ko lagi andito na ako eh, ba't ko pa bibitawan? So kung kailangan magpagpatayan, magpalitan ng mukha, gagawin ko 'yun kasi yung ginagawa ko kasi is trabaho na 'to eh. Kung palamya-lamya ako sa loob, walang kakainin yung pamilya ko. Okay. Will, one of the most significant moments that happened in the player's career, yung mga papasok sa PBA, is draft day, no? Yung draft day, no? There were a lot of aspirants. Ang dami nyo ron, nakahilera. Siyempre, bawat isa sa inyo, gusto tawagin yung pangalan nila para ma-pick sila ng mga teams, no? Pero, ikaw ba, no, paano mo i-describe yung nararamdaman mo during draft day? During that time, na nandun ka na, I'm sure hindi mo iniisip yan dati, pero na nandun ka na, paano mo i-describe yung pakiramdam mo? Yun nga, siyempre halos lahat naman na nagpa-draft nung kasabay ko, kinakabahan talaga eh. Pero yung nakakatawa lang sa amin is parang ano kami, halos ang dami nagpa-draft na galing sa MPBL nung sa amin eh. So ang ginagawa namin habang ano nag may mga tinatawag, nag-uusap lang kami sa likod na pag sinasabi namin pag hindi tayo tinawag, magkita-kita na lang tayo sa MPBL, ha, mga ganun. Nag-uusap kami kailan yung next game nila, eh, parang pawala sa kaba. Tapos eh kasi pag tinatawag ka kasi hindi mo maririnig sa loob eh, nasa loob ka ng tent. Hindi mo matatawag kasi. Tapos, yun na, nag-uusap-usap lang kami na bigla kang, ano eh, ikaw na, yung parang ganun. Tapos, yun nga, sobrang, ano ko, sobrang hindi ako makapaniwala kasi na, na tinawag ako, na-pick ako ng NLEX pa. Tapos, kasi, isa sa mga mabigat na team yun eh. So, sobrang ano ko, parang hindi ako makapaniwala nung time na yun eh, na, ito pala yun, yung parang ganito. Tapos pag akyat ko, parang sobrang saya ko talaga. Andun pa yung wife ko at yung baby ko eh, nanood. So okay. Sobrang saya ko talaga nun eh, na na-pick din ako, parang ganun. Na-pick ka in the second round by NLEX, no? Pero syempre, after a few days, mag-aantay ka pa rin eh. Ang isa mong i-anticipate naman dyan, eh kung papipirmahin ka, di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin kapag pinick ka, dinrap ka, doon ka na kaagad eh. Kailangan ka pang papirmahin eh. Kasi meron mga iba dyan, dinrap sila pero hindi sila pinapirma ng kontrata. No? So nung ikaw at that time, anong nararamdaman mo noon na mag-aantay ka ng ilang araw bago ka makasign or baka nga hindi pa sigurado, di ba? Hindi natin masabi, di ba? Pero ikaw, anong feeling mo during that time? Yun nga po, after ng drafting namin is yun nga, after ng drafting namin kinabukasan practice na agad yun eh. Okay. So ang sabi doon is 1 week daw before papapirmahin. So nag-ano ko noon eh, ano tawag doon? Parang nag-sacrifice ako noon eh. Nagbumibiyahe ako Las Piñas hanggang Quezon City. Nag-uwian ako tapos ang mahal pa ng Grab noon eh. Tapos, yun nga, parang nag-iisip ako ano yung mga ano, nagbabas ako, gumigising ako sa Las Piñas, nasa dorm pa kasi ako noon. So, gumigising ako sa Las Piñas, mga 4 a.m. yun eh. Kasi, Las Piñas eh, pero ikaw, wala kang service na, no? Wala po. Ginagawa ko is, mga ano yun eh, nung first 2 days ko noon is, nagbabas ako sa Star Mall ako, gumigising ako ng alas 4. Okay. Sakay ko ng jeep pa Star Mall, tapos nagbabas ako papuntang Quezon City. So sabi ko kasi, hindi ko iniisip na lang yung pagod. Iniisip ko na pagdating magkapag-practice, maganda yung pinakita ko para makapirma ko. Tapos yun, buti nga lang si Kuya Jericho Cruz, taga Las Piñas. Tapos, buti ko. Kaya ano, nagpapasalamat din ako kay Kuya Jericho kasi malapit lang. Isang tricycle lang ako eh. Sumasabay lang ako sa kanya para medyo nakatipid ako doon. Tapos nung mga bandang ano na, mga pa ilang weeks na yon, nagstay na ako dito sa Sogo, dito sa May Cubao. Okay. Nag-rent na lang ako doon.
kasama yung family ko para malapit na lang ako sa ano. Kasi ang hirap po kasi. Tapos yung practice pa namin is ano yun eh. Kasi binabantayan ko, Kuya Asi, Kuya JR. Yung... At saka ano eh, kailangan talaga magpakita eh. Kasi especially rookie ka, kailangan mong ano dyan, lumaban kahit anong... Anong ibabato sa'yo eh? Kailangan mong tanggapin eh. Aha. O, mga teammates mo, dito, yung iba, nag-message sa'yo. JR Kinyan is watching as well. Yeah, JR! What a chorizo niya! O, hindi ka nag-shooting, Will. Hindi ka nag-shooting. O, at saka si Ray Suete. Ang gwapo mo raw, Will, sabi niya. Yay. Okay. Of course, no, sa NLEX, no, yung being handled by multi-title coach Yeng Yao, no, alam naman natin yung character ni Coach Yeng, eh, di ba? Matapang, di ba? Ayaw niya ng player na malambot, di ba? Pero yung unang-unang yung conversation ni Coach Yeng, ano yung mga unang sinabi niya sa'yo? At saka ano yung mga expectations niya sa'yo as a player? Well, hindi naman po kami masyado nag-uusap eh, especially po sa practice kasi ano po kasi hindi po kasi siya kagaya ng ibang coach na kwentuhan, ano, parang professional po talaga siya eh. Yung parang ano, hindi siya yung ibang ano, sa mga sa lahat ng coach na kilala ko, iba si coaching eh kasi yun nga. Parang kahit magkatabi kayo, pag ano tawag doon, pag hindi mo siya parang kinausap, wala rin, yung parang ganun, professional po siya. Oo, pero hindi kayo nagkaroon pa ng pagkakataon ng mga pag-usap talaga. Hindi naman, naman po. Hindi naman po. Nung pinapirma ka, wala rin sa roadmap. Hindi, say, hindi naman po siya yung pumunta doon eh, nung pag-sign ko po. Sir. Boss Ronald, bunatry. Opo, si Boss Ronald po yung andun eh. Okay, okay. No, so while preparing for this season, no, na-experience mo yung kung paano siya mag-coach si Coach Yeng. Nakikita mo rin niya sa ensayo, di ba? Kung paano kayo naghahanda. No? Pero ano yung mga nagustuhan mo do sa ginagawa ni Coach Yeng sa sistema niya? Yung sinapapansin ko lang every practice namin is, yun nga, parang hinahayaan niya lang yung player niya na para lumabas yung mga laro nila, ganyan. Yung parang, kasi parang alam ko may mga tiwala sa mga player niya eh in terms of practice, mga ganyan. Hindi niya parang ano, tapos hindi niya hinahayaan pagdating sa mga plays, mga ganyan. Okay. So ikaw, you're one of the newcomers dito, no? That kayo yung mga winelcome ng mga veterano rito like Asi, Cyrus Baguio, Larry Ponacher, JR Kinyan, eto yung mga kuya-kuya niyo eh, no? Pero kuya yan eh. Oh, paano yung pagtanggap ng nila sa inyo, yung mga bago? Okay naman kasi akala ko nga eh parang kagaya sa ibang team na kasi may mga team din ako na napag-practicean before ng drafting. Kakaiba yung NLEX eh, parang yung touring kasi ng NLEX sayo, parang pamilya eh, yung nagbibiruan okay. Lang, yung parang ganyan. Pero pagdating sa practice is kailangan talaga ano, walang parang kailangan mo talaga lumaban, gawin mo kuno yung pinapagawa. Tsaka yun, palagi namin sinusunod yung mga ano eh, sila yung mga kuyas namin eh. Okay. Syempre no, dito among dito sa mga veterano, minsan merong magtsatsaga sa talaga sa iyo na magturo eh, 'di ba? Yung para kahit iwa one on one ka, 'di ba? Na talagang bibigyan kanila ng mga pointers, no? Kung paano yung dapat gawin. Sino yung pinakamatsyaga na nagtuturo sa iyo na parang nagiging mentor mo? Yung tinuturuan ako ni Kuya Cyrus pagtapos na ng practice namin at tinawag niya ako ganito gawin mo ganyan para mas okay. Hindi ka mas masyado mahirapan. Tapos eh, yun nga sila Kuya JR sabi mag-shooting ka, mag-extra ka ganyan kasi rookie ka pa ganyan. Okay. Parang mga ganyan. Tapos yun ginagawa ko naman. Uh-huh. Okay. Alam mo, one of the challenges no dito sa pandemic na to, yung COVID-19, dahil wala tayong mga ensayo, andun lang tayo sa bahay, nagpapakondisyon, di ba? And syempre, isa sa mga dapat nating i-maintain dyan, yung disiplina, no? Hindi lang doon sa ano, ha? Hindi lang doon sa pag-workout, but also syempre doon sa kung paano tayo kumain, syempre dahil minsan hindi natin nakokontrol eh, di ba?
No? Okay. So, how challenging was it for you? Kasi itong pandemic na to, bago to eh, di ba? So, yung mga ginagawa natin lahat, bago to. Yung nakakulong lang tayo sa bahay, bago yan, di ba? Oo. Oh. Oh. Ano, yung challenge yan? Anong challenge sa inyo? Siguro yung challenge na inano sa atin is para maging mas malinis pa tayo. Mm-hmm. Kasi, di ba, usually ginagawa natin, after natin mamalengke, diretso sa bahay. Opo, ngayon kasi iba na eh. Pag namalengke ka, pag uwi mo, kailangan mong magubad, maligo muna, tapos yung mga damit mo, kailangan na sa baba lang. Yung parang, di ba, hindi siya usually na ginagawa natin dati. Aha. Mas kailangan siguro mas sanitize pa tayo. Mm-hmm. Lagi may dalang alcohol. Mm-hmm. Okay. But what about dito sa disiplina mo sa pag-workout, sa diet mo? May challenge din ba sa iyan? Kasi minsan hindi mo mapigilan eh, di ba? Opo eh. Hmm. Oh, minsan naman. Sa gabi kasi hindi ako masyado nag-rise para po kontrolado lang po eh. Okay. Turo ba ni Kuya J. Arian? Turo ni Kuya J. Arian? Oh, pero pag yung chorizo yung kinakain, walang ano. Okay, ubos yung okay. Rice eh. All right. Okay. Will, meron tayo rito segment, ang tawag natin, the list. No? In the list, ang tawag dyan, ito yung short list lang nung a little bit of everything. Kahit ano, no? In your young career, there were teammates who became a big part in the evolution of your game, no? Can you list down your ultimate teammates of yours who played with you in various leagues? Sino-sino yung mga teammates mo na yan na tinuturing mo na ultimate teammates mo? Mga nakasama mo sa iba't ibang liga? Names? Oh, mga names. Sino yung mga yan? Yeah, si Ian Ortega. Okay. Tapos sila... halos lahat naman kasi sa, lalo na sa Cebu City Sharks, halos lahat eh. Para kong mga kapatid doon kasi nasa isang tirahan na kami doon eh. Hmm. Pero sino ano ron? Sino pinaka-close mo ron sa mga players? Si Fletcher Galvez. Okay. Tapos, sa ano naman, sa PBA naman siguro, yung evolution ng ano, nakikita ko na sobrang swabe maglaro. Si Kuya JR talaga. Napaka-simple ng basketball sa kanya. Mm-hmm. Kaya sina-challenge kanya na mag-shooting lagi, ah. Yeah, sina-challenge okay. Ako lagi kasi inaasar niya ako lagi. Kaya gusto kong mano yung mga ano niya, simpleng-simple lang maglaro eh. Okay, so kinakailangan daw pag naglaro na kayo hanggang doon sa 3-point shot tumitira ka doon, ah. Okay. Opo. 3 of the most unforgettable experience you had playing in the MPBL. Ano yung mga unforgettable experiences niyan? Yun, yung first is yung nanalo kami sa Iloilo by yung ano, free throws ko. Yung isa sa mga ano yun. At saka yung ano, yung pagkatalo namin sa Manila Star, sobrang sakit nun. Okay. Siguro halos, ano yun, naglaro ako sa Cebu nung last game namin, kalaban namin Jensen. Na nag-best player ko doon, nanood yung family ko at saka friends ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Now that you're part of the PBA family playing for the NLEX Road Warriors, wala namang masama kung mangarap ka na ngayon. Nandiyan ka na sa PBA, eh, di ba? Especially now na, inya, na natupad mo na yung pangarap na yan. No? Pero... bilang isang PBA player, ano ngayon ang gusto mong marating? Ano yung gusto mo pang i-aspire? Siyempre, first po is gusto ko magtagal sa PBA. Gusto ko mahaba pa yung taon na lalaroin ko sa PBA. At saka gusto ko rin patunayan na hindi lang ako ganyan maglaro sa MPBL. Gusto ko rin patunayan na kaya ko rin maglaro ng ganyan sa PBA. Especially na makipagpalitan ng mukha or parang makipag ano lahat siguro ano yung mga ginagawa ko sa PBL gusto kong sana magawa ko sa PBA po. Oh, gusto ni Coach Yang yan, yung nakikipagpalitan ng mukha, ha? Okay, may mga kaibigan ka rito bumabati sa iyo. JR Alabanza, shout out. Yeah, Kuya George. Wilma. Okay, Tagalog pala si Will. Akala ko dati English speaking. So, from Onin, Besa. Congratulations, Will. Proud kami.
sa'yo, mga taga EAC Cavite. Stay safe. Thank you. Thank you. Ashley Samat Muro. Yun. Coach Ashley, thank you, Coach Ashley. Okay, okay. Will, baka meron ka mga gustong pasalamatan dyan, mga kaibigan mo, family mo, mga taga Cebu. Siguro, eto na yung pagkakataon mo to greet them. Yun, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng coaches na naka-handle po sa akin. Sa lahat po ng tinuro nyo, sobrang grateful po ako na na-apply ko po yun ngayon. Sa mga kaibigan ko na walang sawang sumuporta po sa akin hanggang dumating po ako sa PBA, andyan pa rin po kayo. Sa mga pamilya ko po, especially po sa Cebu City Sharks family, sa mga fans po ng team namin sa Cebu, maraming salamat po. Sana subaybayan nyo pa rin po yung Cebu City Sharks next year at saka sa darating pa po ng mga taon. At sana po suportahan nyo po din po ako sa career ko po sa PBA na sana po maganda pong maipakita ko. At sana magtagal pa po ako. Marami pa po akong matutulungan at mapa-inspire ng mga bata po. Sa mga kapamilya ko po sa City of Naga, Cebu, salamat po sa suporta nyo. At saka nakikita ko naman na yung family ko is proud po sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa wife ko kasi siya po yung nagiging yung parang inspirasyon. Inspirasyon po yung family ko. Saka po nagiging gabay ko lagi kasi pag may tinatanong ko siya ganyan about sa mga, tapos nag-uusap lang po kami lagi. At kasi kung wala sila, hindi rin po ako ganito eh. Tsaka kung wala po lahat ng taong sumusuporta po sa akin, nagtitiwala sa akin, wala rin po ako dito sa akin, natatayuan ko po. Okay. Thank you po sa lahat. Right. Gusto ko lang batiin eh, mga nanonood pang iba, no? Eddie Sadang is here watching. Joey Sanchez Mendoza. Marvin Lucido, my longtime classmate, is watching. Tess Bautista, watching from overseas, no? Miss Tess, thank you, ah. Mark Pangilinan, MPBL from Bacoor Strikers, watching. Idol yan. Idol. Dan Marabe, referee Dan Marabe, thank you for watching, ah. Jerry Sultan is watching as well, thank you. Nori Humilde is watching, thank you. Oh, my good friend Fern Tarantino, hi Fern. And Colleen Ching is watching. My co-faculty sa STI Las Piñas. Thank you, ah. Okay. Ito pa. Ang daming mga nagpapabate, pero it's worth it, no? I just want to greet my lovely friend, Rosanna Imbo, no? And her beautiful daughter, Diana Rose. Both of them are based in Switzerland. Thank you for watching, huh? Birthday greetings as well to my childhood friend, Reino Pasaraba. And congratulations to your batch 1990 of JGLHS, which is celebrating its 30th anniversary. Jason Balingit, my hardworking player at Green Huskies, happy birthday as well. And birthday greetings likewise to my kinakapatid, Marv Alvarez, son of my godfather, Dito Alvarez, the former PBA chairman. I just want to greet din yung mga madalas na sumusubaybay sa podcast natin, yung mga fans ng Pure Foods, Solid Pure Foods fans, and Solid Alvin Patrimonio Fans Club. They're always watching the Link podcast. As well as sa Rain or Shine supporters, no? Lagi rin sila nakasubaybay. Rain or Shine management headed by team owner Boss Raymond Yu and family. Thank you po sa inyong pagsuporta. Boss Terike as well and team management. Attorney Mamerto Mondragon and Boss Edison Arribiana. No? Yung fans club of the Chris Paredmanizer sa Facebook, they're also watching. Maraming po salamat. No? And headed by Mr. Warren Garcia and Arthur D. Guzman. And the Alaska Diehards as well. Parati rin sumusubaybay yan. Our bosses from NLEX, dahil Will, ikaw ang guest nila ngayon. Naka-tune in sila ngayon. No? Coach Yeng Giao, thank you. Boss Ronald Dulatre and Coach Jaime Serrano. I know they're viewing us now, but hello to New York-based Charming Fishing Bob, Miss Cheryl Tan. Keep on watching the Link podcast. No? So
Come hell or high water, we're here ready to deliver the clutch points here at the Link Podcast. This is your moderator, Ray Hobles, signing off for now, but we'll be back for our next episodes of the hottest food talks our fans love to learn and discuss. On behalf of our director, Alvin Alejo, and our sponsors, Smart, San Miguel Corporation, LGR, and Family's Brand Sardines, thank you and see you in our next episode. Bye, Will. Salamat. Thank you. Thank you. Okay. Stay Bye. Safe. God bless. Good luck sa career, okay? Bye. Thank you. Stay safe. All right.